Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa tabing dagat. Magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa pagsubaybay. Nung isang araw po ay naghahanting po ako sa kabilang dagat, kabilang lugar, at nakakita ako ng maraming mutya ng lutang na bato. Ngunit ngayon dito ay napakaraming mga bato. Ngunit maswerte po tayo dito pag nakahanap tayo ng mutya galing sa karagatan, sapagkat alam naman natin yung mutya ng karagatan ay isang elemento na ginawa ng Diyos Ama, sapagkat sakop po siya sa apat na elemento. Ngunit tayo'y naghahanap dito ng mutya kanina pa, subalit may nakuha po ako, ngunit ilang piraso lamang, sapagkat maswerte na po tayo kung makahanap tayo ng mutya dito. Sobrang dami ng bato ay kailangan aaurahan natin at titingnan natin kung may ito'y may kalakasan at virtudes. Agaya nito nang nakita ko, para siyang pangil ng kitlat. So malakas naman yung gabay niya at malakas yung aura niya. Ngunit kailangan pa natin i-testing pagdating sa bahay. May nakuha po ako dito. May dalawang mata, ilong, tsaka bibig. Sa loob ng bibig, may tamilok sa loob. Ayun po, tingnan nyo. Hindi makita alos, madilim po. Ano yung liwanag, masilaw. May tamilok sa loob. Hindi makita. Andun po, yun o. Yung puti na yan, yan yung tamilok niya na nakapulupot na dun sa loob. Nandun po yung kulay puti na yan. So parang binibigay niya yung tamilok sa akin. So ito'y may aura. Yung mga batong may aura, tsaka isang mutya ng kabuti. Titingnan niyo po, siya po ay mutya ng kabuti. Ito na akong nakuha. Isang pangil ng kitlat. Ngunit i-testing pa natin pagdating sa bahay. Sinag-araw. Ito ay mabisang pampaswerte, negosyo, business, sapagkat siya ay sinag-araw. Yun po yung mga bumubuka na yan. Ito yung mga bumubuka na yan. Yun yung kumukuha ng enerhiya. So itkunin natin to, at marami na rin ako nakolekta nito sa bahay. Sinasama ko sa pagbigay at sinasama ko sa pagkaloob ng mga mutya sa mga aking mga kaibigan na taga-subaybay sa aking video. So may nakuha tayo dito na bayuko. May bayuko tayo nakita. Ito yung tumatakbo sa suka, na sinasabi ng isang comment na nagsabi ng hindi maganda sa comment sa aking video na
yung bato daw ng mutya ay tumatakbo sa suka. Yung kanya po ay kalokohan lamang yun sapagkat wala namang mutya na tumatakbo sa suka. Ngunit ito'y bumubula lamang. Ito yung mga shell ay tumatakbo to sa suka sapagkat dahil sa chemical niya, sa chemical reaction na galing sa dagat. So meron namang mutya na gumagalaw sa palito ng posporo. Yun ay totoo sapagkat ni natin ginagalaw yung bato at pinapatong lang natin yung stick. Karamihan talaga sa mga mutya ay bumubula sa suka. Ngunit may mutya din na hindi bumubula sa suka, pero may kalakasan at may aura na malakas. Maglakad-lakad tayo mga kamutya sapagkat ipapakita ko sa inyo ang paligid. Buti ngayon mga kamutya ay hindi masyadong malakas yung alon at medyo maganda yung panahon at hindi masyado mainit. Masarap yung tubig. Mamaya pagtapos maghunting ay maligo ako dito. Ito ay maganda. Magandang bato. Ngunit walang lakas at gabay. Maganda. Ngunit walang lakas at gabay. Yun, maganda. Nawala na yung init at malakas yung hampas ng hangin. Crystallized, crystal na bato na nagiging kristal, mainam gamitin sa pangsangkap sa bao. Ginagamit na elements sa bao, isang bibig, isang mata at saka sa bao na walang mata. Maganda siya ngunit walang aura at walang taglay na lakas. Mga kamutya, papunta tayo dun sa nakolekta ko. Yeah. Ito ang nakuha kong mga pangil ng kitlad.
Ngunit ite-testing pa to pagdating sa bahay. Ito yung malalakas at may gabay sapagkat inaurahan ko na to. Ngunit kailangan siyang dumaan sa pag-testing. Yun, may nakuha tayong linta ng dagat. Linta po ng dagat na medyo puti at brown na nagkahalo ang kulay. Meron din tagusang liwanag. Mainam to gamitin sa mga taong may galit sa atin. Yun po. Malakas din yung aura niya. Ito po yung mga pangil ng kitlat. Na inaurahan ko. May nakita tayo dito, tikom na bibig na bato. Ayan o. Ito po ay bato na tikom bibig. Ayan o. Sapagkat tikom ang bibig. Ginagamit ito sa mga taong mga kaaway natin na may galit sa atin. Ito'y mabisang gamitin para sa taong pwedeng gamitin sa mga kaso, sa korte, at sa mga taong may galit sa atin. So, meron dahil nito buto, kakaibang buto na tagos na nakita dito sa karagatan. Ito malalakas yung aura yung nakita ko. Mga pangil ng kitlat. Ito bato, dumikit na yung pangil ng kitlat sa bato na puti. Yan o. Ngunit kailangan pumasa siya sa pagtesting ko. Tinetesting ko kasi yung gamit pagdating sa bahay. Pagdating sa bahay, doon na ito hugasan. Linta. Mga shell. Kakaiba. Kakaibang bato. Na prutas, buto na naging bato. Lahat itong nakita ko ay may kalakas at may gabay sapagkat naurahan ko na to at kailangan na lang makapasa sa aking pagsusuri sa pagtesting ko. Ito po ay batong lagpasan. Mabisang gamitin panglaban. Batong lagpasan. Sa kahoy naman ay may lagpasan din na itong mga lagpasang bato, lagpasang kahoy ay mainam gamitin. Panguntra. At pwede natin gamitin sa ating mga kalaban. Ngunit kailangan wag lang gamitin sa kasamaan sapagkat walang maidudulod ng pag ginamit natin sa kasamaan. Yung mga mutya ay kailangan gamitin sa kabutihan lamang.
ito po ay pangilang kitlat din. Sinag-araw, mainam gamitin sa business, negosyo. Ayan ang mga kristal na bato na pwedeng gamitin sangkap sa paggawa ng bao na ihalo sa sangkap sa bao na isang mata, isang bibig, tsaka bao na walang mata. Yan, marami naliligo dito at may nangingisda din. Yun lang mga guys, palubat na ako. Sana naway panoorin nyo aking video at mag-ingat kayo lahat. Hanggang dito na lang mga kamutya, at palubat na rin ako.